Happy Holy Week, mga kababayan ko. It's our culture is to follow the tradition from our folks. Every year we have a celebration like this time, and it will always be followed for the next generation. Mga ka-channel ko, and to all my supporters, maraming salamat po sa inyo, dahil kung wala kayo, wala din ako ngayon dito sa harapan nyo. Even though I get mistakes sometimes for my English, my pronunciation, but that is not a reason to stop. It's a challenge for me to look forward. It's just for the sake of my YouTube channel, Short Stories. Please turn on the notification bell so that you will notified more videos in the near future. Thank you so much, my dear friends. Now, come, let's the story begin. Narito tayo sa panibagong kwento. Sa ngayon, makafocus tayo upang hindi kayo mabobored. Ang kwento ko ay tungkol sa magkakapatid na badyaw na magkakaiba ang minimiti sa buhay. Sila ay sina Arnia at Amalie Laurel, 20 and 22 years old. Pure badyaw ang ina, ngunit ang ama ay katulad nating simpleng Filipino na nininirahan sa ifugaw. Magkakaiba ang kanilang mga plano sa buhay. Si Arnia ay ibig niyang kumawala sa buhay badyaw dahil ikinahiya niya ang kanilang lahi. Ibig niyang mamumuhay katulad ng iba na nabubuhay sa sariling pagsisikap. Ayaw niyang sumunod sa yapak ng mga magulang ang manghingi ng pera sa mga tao. Dahil alam ni Arnia na sila ay iniiwasan ng mga tao. Dahil sa nakakadiring anyo nito at may tamang katawan sila upang gagamitin sa paghahanap ng ibang mapagpakitaan. Ngunit iba si Amalie. Ibig niyang sundin ang lahi ng mga badyaw. Habang sila ay nag-uusap, isang umaga sa kanilang barong-barong na tahanan, Arnia, magkakaiba tayo ng minimiti sa buhay. Ito na ang ating nagkikisnan, bakit pa natin babaguhin? Sanay na tayo dito, Arnia, at hindi ko babaguhin ang kultura natin na mga badyaw. Ito ang sagot ni Arnia sa tanong ni Amalie. Bahala ka na, Amalie. Hindi ko kayang ilinlangin ang sarili ko. Nahihiya talaga ako. Oras na kayo ay manghingi ng pera, pagkain, damit sa mga tao. Ayokong makikisama sa inyo. Isusumbong kita kay nainay. At nang dumating na si Duwala, ang kanilang ina, ito ang sumbong ni Amalie. Nainay, itong si Arnia ay ayaw niya makikisama sa atin ng mga badyaw. Ay, hayaan mo na siya, Amalie. Maarte ang kapatid mo. Akala mo hindi badyaw. Tayong lahat ay lumaki na sa ganitong estilo sa buhay. Ang mamanatili sa akin, yan ang aking tunay na anak. Ang lumayo sa akin ay hindi ko na ituturing na anak. Amalie, Arnia, kung mananatili kayo sa akin, kayo ay ang aking mga mahal na anak. Dito na tayo nabubuhay dahil ito ang ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Ito na ang nagigisnan ko dahil ito na ang buhay ng ating angkan, ang pagiging badyaw. Ito na talaga ang desisyon ni Arnia. Iiwan ko ang mundo nyo. Hindi ako dapat mananatili dito. Hindi ko kayang makahalubilo sa inyong angkan. Nay, Tay, Amalie, iba talaga ako ng ugali. Siguro nagmamana ako sa inyo, Tay.
dahil ikaw ay hindi badyaw. At hindi ko mo badyaw ay hanggang dito lang ang kayang abutin. At wala nang tsansang pang uunlad. Ipapakita ko sa inyo na maiiba na si Arnia sa pagbabalik ko balang araw at maiiahon ko kayo sa hirap. Ang tahanan natin na nasa ibabaw ng dagat at ang kapaligiran natin ay tubig dagat. Napakadumi. Siguro pagdating ng araw ay hindi na maaaring lungga pa ng mga badyaw ang dagat dahil nakakasira ito ng kalikasan. Habang si Arnia ay busy sa pag-empake sa kanyang mga gamit, linapitan siya ng kapatid. Arnia, ano ka ba? Babaguhin mo ang mundo? Sa anong paraan? Amali, magkakapatid nga tayo. Ngunit magkakaiba tayo ng prinsipyo sa buhay. Kung hanggang dito lang ang gusto mong mangyari sa iyong buhay, ako ay hindi. Babangon ako. At balang araw, makikita mo ang ibang anyo sa badyaw na si Arnia. At hindi ako magsasalita ng tapos, baka nga lang sa pagdating ng araw na iyon ng pagbabago, ay hindi ko na muling iapak pa ang mga paa ko sa mabahong mundo ng mga badyaw. Arnia, kung magsasalita ka, parang hindi ka lumalaki sa ganitong buhay. Hindi ka pa nga nakapagsimula. Pero para ka nang nasa langit magsalita. At nakaalis na si Arnia. At nalulungkot ngayon si Amali habang nakatingin sa kanya. Hanggang hindi na ito kaya niya maabot sa kanyang paningin. At ganito ang kanyang sabi. Sasanayin ko ngayon ang sarili ko na wala ka, Arnia. At sana magtatagumpay ka sa iyong ambisyon. Dahil ako ay mananatiling ganito. At wala sa plano ko ang baguhin ang mundo ko as badyaw. Tatayo pa rin ako at ipagmamalaki ko ito. Dahil galing pa ito sa henerasyon ng pamilya ni Nainay Duala Lumpur at dumating ang kanyang ina. Nainay, wala na si Arnia. At bakit hindi ka kasama? Nainay, ibig mong sabihin gusto mo din na aalis ako? Wala akong sinabi, Amali. Ngunit kung ayaw niyo sa buhay na ito, ako ay magbibigay sa inyo ng kalayaan. Dahil naiintindihan ko si Arnia, dahil hindi kayo pure na badyaw. Mistisa lang kayo. Kaya nangingibabaw ang hiya at ambisyon nyo sa buhay. And to cut the story into short, lumuwas ng Maynila si Arnia at iisa lang ang nakapagpatibay sa kanyang kalooban. Ang kanyang taglay ng kagandahan at kaseksihan. Ito ang kanyang sabi. Gagamitin kong puhunan ang aking kagandahan at kaseksihan na bihira lang ng isang katulad kong badyaw at hindi sa masasamang paraan. Siya ay natutulog lang sa Luneta Park, ang nag-iisang tahanan ng mga mahihirap na dumarayo sa Maynila na walang kamag-anak. Iniingatan niya ng todo ang sarili na walang manlalampastang sa kanya. At ganito ang kanyang sabi. Yes, ambisyoso ako. Ngunit masama ba na gusto kong abutin ang langit? Sa pang-araw naglalakad si Arnia, pinupuntahan ang mga addresses na nakikita niya sa classified ads or newspaper. At dito, natatanggap siya as washer ng isang dissenting restaurant. At itinatago niya ang kanyang pagkatao. Ngunit nalalaman din kalaunan. At sinabi niya ang katotohanan na siya ay naglayas dahil
gusto niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. At umabot ng 2 taon ang kanyang paninerbisyo as washer ng isang decenteng restaurant. Kalaunan, dito niya nakilala ang isang customer na dayuhan na sa Demian Prover, 58 years old, at hindi nagtatagal ang kanilang friendship. Naging ka-relationship na ni Arnea ang dayuhan na ito. Unti-unting nabubuhay ang pag-asa ni Arnea na matutupad ang kanyang mga pangarap. At ganito ang kanyang sabi, "Minamalas man ako as magiging professional, pero binibuenas naman ako sa pag-ibig. At pasasalamatan ko si Tatay Ernesto sa binigay niya sa akin na buhay, na kahit konti lang ang pinag-aralan ko, may taglay akong kakaibang anyo ng mga badyaw at kaseksihan na nakakaakit sa boyfriend kong Kano. At salamat Nainay, dahil ikaw ang nagbibigay sa akin din ng buhay. Babalikan ko kayo kung ako ay magtatagumpay." At lumipas ang 2 taon sa kanyang paninerbisyo as washer sa isang decenteng restaurant sa Maynila. Muli siyang binalikan ng dayuhan niyang boyfriend. At siya ay pinakasalan at dinala sa Texas, USA. At may isa ng anak si Arnea. At hindi talaga masama ang mangarap, di ba? Libre ang mangarap ng bawat tao kung may mahaba kang pasensya upang makakamit ang pinapangarap. Magsikap, maghanap buhay, dumayo sa ibang lugar, baka doon ay naghihintay ang maganda mong bukas. While si Amali ay nanatiling naglalakad sa gitna ng araw na walang magandang damit, maruruming tingnan at humihingi ng kahit ano, sino man ang kanyang makakasalubong sa lansangan. Ito ang sabi ni Amali sa kanyang sarili. Hirap na buhay ito. Kapag walang magbibigay, walang kakainin. Kamusta na kaya ngayon ang buhay ni Arnea, ang kapatid ko? Buti pa siya, napapasaya ang kanyang sarili sa kanyang desisyon. Ngunit ako, andito, nananatiling nakatapis, nanghihingi. Parang aayaw na ako sa buhay na ito. Si Nainay kasi ang panalo palagi sa desisyon kay Taytay. Naiinggit ako sa kapatid ko. At biglang tumawag si Arnea. "Hello? Amali? Si Arnea ito. Kamusta na kayo dyan ang mga parents natin?" At patuloy ang kanilang pag-uusap. At nakita ni Amali na ibang-iba na si Arnea. Lumilitaw ang kagandahan at kaseksihan sa kanyang kaayusan. Ngayon, ipagpapatuloy. Happy watching, my dear friends. This is the way to prove that being ambitious, it's not impossible to succeed. Just respect the culture, the religion, because it's not a hindrance to reach the goal of success. Bye-bye. See you tomorrow. From Rose to yours. I love you. Bye.